Sa pagpirma nga po mga idol ni Tyler Herro ng bagong kontrata ngayong araw sa Miami Heat ay aalamin nga po natin ngayon dito sa ating short video kung lugi nga ba dito ang kanilang prangkisa. Sasamahan na rin natin yan ang naging usap-usapang trade ngayon ni Robert Bolick papunta sa Magnolia at ang naging laro ni Kai Soto kontra sa Phoenix Suns. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Matapos nga po ang matagal na paghihintay ni Tyler Herro ay sa wakas, natupad na nga po ang kanyang pangarap na makakuha ng malaking kontrata sa kanyang team na Miami Heat. Ayon nga po sa inilabas sa balita ngayong araw ni Adrian Woods na Ruski ng ESPN, pumirma na nga daw po si Tyler Herro ng mahigit sa 4-year, $130 million contract extension. Pero ang malaking katanungan ngayon ay kung tama nga ba o worth it nga ba talaga ang ibinigay nilang kontrata sa kanilang sixth man? Bale, ayon nga po sa ilang mga NBA expert mga idol, hindi rin naman nga daw lugi ang Miami Heat sa kontrata ni Tyler Herro, gayong deserving rin naman nga nito ang ganong klaseng halaga. Napatunayan na rin naman nga po nito na isa siya sa mga mahalagang pyesa ng kanilang kupunan na nakakapag-ambag talaga ng malaki, at ibinigay na reward lamang nga po ng Miami Heat kay Tyler Herro ay magiging daan lamang upang mas ganahan pa ito na mag-improve at tulungan ng kanilang kupunan sa kanilang magiging kampanya. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya mga idol, sa usap-usapang trade ngayon ni Robert Bolick papunta sa Magnolia. Dahil nga po mga idol sa napakagandang ipinakita ni Robert Bolick sa mga nakalipas na laban ng Northport Batang Pierre, ay tampulan nga po siya ng iba't ibang mga klaseng balita tungkol sa paglipat niya ng ibang kupunan. Unang-una nga po dyan ay ang napag-usapan natin pagpunta nito sa Japan B-League, at sinundan rin naman ang inilabas na trade niya papunta sa Magnolia. Ayon nga po mga idol sa kumalat na balita sa social media, pwede nga pong makuha ng Magnolia Hotshots si Robert Bolick mula sa Northport gamit ang kanilang mga manlalaro na sina Paul Lee, Jackson Corpus at si Russell Scotto. Samantala, pumunta naman tayo sa ating naging laro ni Kai Soto sa pagkapanalo ng Adelaide 36ers kontra sa Phoenix Suns. Yes mga idol, matagumpay nga pong na-upset ng Adelaide 36ers ang Suns sa kanilang preseason games score na 134-124, at nagawa nga nila ito sa pamamagitan ng pagiging agresibo nila sa opensa sa panguna ng kanilang mga players na sina Craig Randall II na kumuha ng 35 points at si Robert Franks na nakagawa ng 32 big points. Halos lahat nga po ng kanilang mga binitawang 3-pointer ay pumasok talaga, kaya nahirapan nga po ang Suns na makahabol. Sa parte naman nga po mga idol ng ating kababayan si Kai Soto, naging maganda nga dito ang kanyang ipinakitang laro matapos siyang makapagtala ng 11 points, 2 rebounds at 2 steals sa halos 18 minutes niya sa loob ng court. Bali, hindi nga talaga binigo ni Kai Soto ang kanyang team sa ibinigay sa kanyang minuto. Bukod rin naman nga po dyan ay isang magandang good news mga idol, nagkakaroon naman nga ito ng mas maraming ball touches sa tuwing nasa loob siya ng court, na isa rin namang napakagandang balita na maituturing para sa ating kababayan. So that's it mga idol, ang ating pinakabagong balita ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa akin channel. Shoutout sa lahat ng Soli J-Zone TV dyan mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.